sa isang probinsya sa kabisayaan ay may isang pamilya na namumuhay ng payak o simple. Pagtatanim ng palay ang hanap buhay ng mag-asawang ito at meron silang tatlong anak na babae, si Maria, Dina at Clarita. Dahil sa pagiging panganay ay maagang nasabak sa mga gawaing bukid itong si Maria o Maria Celerina Nebasco. Nakalaunan ay nakilala natin sa tawag na Maria Labo. Kailangan niyang tulungan ang kanyang ama sa mga gawain sa palayan, gaya ng pag-aararo ng lupa kasama ang kanilang walang kapagurang kalabaw na pinangalanan niyang Tikas at ang paborito niyang alagang aso na si Tarmac. Dalagita pa lang siya ay kabisado na niya ang mga gawain sa bukid. Nagiging pantanggal ng pagod niya na nga lang ay ang makita ang dalawang mababait at masayahin niyang kapatid na siyang naghahatid sa kanila ng pagkain sa tanghalian at merienda. Halos sa araw-araw ay pinupuntahan siya ng mga ito sa bukid at palaging hinihiling sa kanya na isakay sila sa kalabaw na bihira niya naman mapagbigyan. Dahil sa tuwing pupunta ang mga ito ay naroon naman ang kalabaw nilang si Tikas na nakababad sa maliit na ilog at nagpapahinga din. Nagpatuloy ang ganong mga gawain at estilo ng pamumuhay sa araw-araw hanggang sa magdalaga na si Maria. Karamihan ng kadalagahan sa lugar nila ay meron ng mga manliligaw o kasintahan. Aktibo din ang mga kadalagahan sa pagdalo ng mga kasiyahan sa bayan, gaya ng mga pasayaw o baylihan at kung ano-ano pang mga aktibidad na pangkabataan. Ibang-iba sa kanila si Maria dahil sa napakailap niya sa mga tao. Para sa kanya ay pagsasayang lang ng oras ang pakikisalamuha sa iba, kaya wala din siyang mga kaibigan. Imbis na magpuyat daw siya sa pagsasayaw sa mga baylihan ay itutulog niya na lang dahil araw-araw din siyang sobrang pagod dahil sa kanyang pagtatrabaho sa lupaing sinasaka sa bukid. Sa tuwing nagpapahinga siya sa tanghali at nakasilong sa isang puno ay naiisip niya ang kalagayan o antas ng kanilang pamumuhay. Matagal na siyang nagpapagod sa pagtatrabaho sa bukid, pero parang wala pa rin namang nagbabago. Araw-araw gigising na maaga, magtatrabaho sa bukid at uuwi nang halos palubog na ang araw. Pero wala pa rin pagbabago, mahirap pa rin sila. Hindi na nga niya nagawang makapag-aral dahil sa mas inuna niya ang pagtulong sa bukid kaysa sa mag-aral. Nakapag-aral naman siya ng hanggang grade 5 at sa tingin niya nga ay sapat na iyon. Di gaya ng mga kapatid ng kanyang ina na nasa Maynila ang mga anak. Nakapag-aral ang mga iyon, kaya yung iba ay naroon sa abroad. Minsan, dumalaw sa kanila ang isa sa kanyang mga tiyahin. Ipinagmayabang nito na nakakapagpadala daw ang kanyang mga anak na nasa abroad, kaya sa susunod na buwan ay muling palalakihan nito ang kanilang bahay at may bibilhin ding lupain. Habang tuloy-tuloy lang ito sa pagmamayabang ay napansin nito si Maria. Aba Maria! Dalagang-dalaga ka na ah! Bakit di ka lumuwas ng Maynila para kumita ka naman ng limpak na salapi at matulungan mo rin ang pamilya mo? Ayos lang naman po ang buhay namin dito, tiya. Abay, hindi sapat ang ayos lang. Dapat maginhawa at umuunlad. Basta pag naisipan mong magtrabaho sa Maynila ha, sabihan mo lang ako. Yung mayamang kapitbahay ng anak ko doon, naghahanap daw ng katulong at may ahensya din daw na nagpapalipad ng mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Pag nasa abroad ka na, hindi na kailangan magbilad sa araw ng ama mo sa pagtatanim ng palay para lang makakain kayo at siguradong makakapundar pa kayo ng sarili niyong bukirin. Tumango lang si Maria, sabay pumasok na
sa maliit na silid nila ng kanyang mga kapatid. Isang araw, bago pa makalis ng bahay, sina Maria at ang ama nitong si Mang Ador ay umiiyak na dumating sa kanilang bahay ang kanyang tiya, Lusing. Humihingal ito habang umiiyak. May malubhang karamdaman daw ang asawa nitong si Mang Boy. Biglaan lang daw. Maayos pa naman daw iyon noong bago sila matulog. Pero nagising na lang siya ng madaling araw dahil sa malakas na hilik nito. Hanggang sa napalitan na nga iyon ng pag-ungol na tila nasasaktan. Kaya sinubukan niyang gisingin ang asawa. Ilang minuto niya rin daw itong niyuyugyug. Pero hindi talaga magising. Kaya bumangon na siya sa higaan at sinindihan ang ilaw. Doon niya na nakita na tumitirik na ang mga mata ng asawa at nag-aapoy din sa lagnat. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Pero sumilip lang daw ang mga iyon sa itsura ng kanyang asawa. Walang nakapagsabi kung ano ang pwedeng gawin. Kaya inihabilin niya na lang sa katulong na bantayan ang kanyang asawa at dali-dali siyang umalis at pumunta sa bahay nila Mang Ador at Aling Carmen upang humingi ng tulong. Hindi na nagtaka pa ang pamilya ni Maria sa inasal na mga kapitbahay ng kanyang tiya dahil sa usap-usapan kasi sa lugar na maraming pinautang na kapitbahay itong si Tia Lusinya at sobrang taas ng interes. At kapag hindi nakakabayad sa pinag-usapang petsa, ay agad noon nireremata ang kapiranggot na sakahan ng mga kapitbahay. At kung wala naman itong pag-aaring lupa, ay ang mga alagang hayop gaya ng kalabaw o baka naman ang kinukumpiska nito na siyang napakahalaga sa mga magsasaka dahil kalabaw o baka ang kaakibat ng mga magsasaka sa pagtatrabaho sa bukid. Kaya halos lahat ng kapitbahay ay may inggit at galit sa pamilya ng kanyang Tia Lusing at Tito Boy. Napabalita din sa lugar na may pagkakataon na may isa sa mga nagkautang sa mga ito ang walang pangbayad dahil sa katatapos na ng bagyo at walang napakinabangan sa tinanim na palay at mga gulay. Namatay din sa lamig ang mga alagang kalabaw dahil sa ilang gabi na sunod-sunod na malalakas na pag-ulan. Nakita daw ng tiyuhin ni Maria na si Mang Boy na may dalagitang anak iyong mag-asawa na may utang sa kanila. Mga nasa edad 16 o 17 daw iyon. Kaya sinabi na lang nito na magtrabaho sa kanila ang anak nitong babae ng 3 taon bilang kasambahay at bayad na sila sa kanilang pagkakautang. Dahil sa sobrang kagipitan at wala ding mapagpipilian, ay pumayag na lang daw ang mag-asawang may utang. Matapos ang ilang buwan ng pamamalagi ng dalagita sa bahay ng mag-asawang Lusing at Boy, ay bigla na lang daw itong lumayas at umuwi sa kanilang tahanan. Ayon pa daw dito ay minolestya siya ni Mang Boy at pinagbantaan siyang ipapakulong ang kanyang mga magulang dahil sa hindi makabayad sa utang kapag pumalag siya at nagsumbong sa mga ito. Dahil sa kawalan ng edukasyon ay hindi na nagkaroon ng lakas na loob ang dalagita na magsumbong hanggang sa hindi na nga nito kinaya pa ang pangbababoy na ginawa sa kanya ng madalas ng lalaking amo. Kaya naglayas ito at umuwi sa bahay ng mga magulang. Nagsumbong naman sa barangay ang mga magulang ng dalagita. Kaya ipinatawag sa barangay ang mag-asawa upang makapagpaliwanag ukol sa aligasyon ng panggagahasa. Ngunit nang magkaharap-harap na ang mga ito sa barangay, ay nagmukhang sinungaling at mukhang pera ang pamilya ng dalagita. Dahil sinabi ni Mang Boy na may relasyon sila ng dalagita. At kung ginahasa pa iyon, bakit maraming beses may nangyari sa kanila na hindi nagre-reklamo ang dalagita? Gawa-gawa lang daw ng dalagita ang kwento na isa iyong panggagahasa para makaligtas sa pagkakautang ang pamilya nito.
at sinabi pa ng mag-asawang Lusing at Boy na magsasampa sila ng kaso laban sa pamilya ng dalagita tungkol sa hindi pagbabayad ng utang kapag ipinagpilitan pa ng mga ito na ginahasa ang kanilang anak. Dahil sa pagiging mahirap at hindi sanay na masangkot sa kontrobersya, kaya hindi na ipinagpilitan pa ng mag-asawa ang kanilang reklamo tungkol sa panggagahasa sa kanilang anak. Halata din naman kasi na sa simula pa lang ay ang maperang mag-asawa na ang pinapanigan ng barangay kapitan dahil sa malaki din ang pagkakautang nito sa mag-asawa. Kahit ang lupang tinitirhan ng kapitan ay nakasanla din sa mag-asawa. At isa din na nagbigay ng tulong pinansyal ang tiyohin ni Maria noong kumakandidato pa lang ang barangay captain na iyon. Kaya hindi na pinagtakhan kung bakit walang kahirap-hirap na pumanig ang barangay sa mga tiyohin at tiyahin ni Maria. Ilan lang iyon sa mga dahilan na naiisip ng pamilya ni Maria kung bakit walang nagmabuting loob na tumulong sa kanyang tiyohin at tiyahin. Mabilis na ibinaba ni Mang Ador ang dalang mga gamit na pangbukid at sinabi kay Maria na samahan siya nito sa bahay ng kanyang tiyahin. Ilang sandali lang ay umalis na sila ng bahay kasama ang kanyang tiyahin na si Aling Lusing papunta sa bahay nito. Pagkarating sa bahay ni Aling Lusing ay namangha silang mag-ama dahil sa hindi nila inakala na ganun na kaganda ang bahay ng tiyahin. Wala pa naman kasing 3 buwan mula nang huli silang pumunta sa bahay nito upang maghatid ng palay na kabayaran sa inutang nilang pera upang ipambili ng fertilizer at gamot na pang-spray sa palay. Tinungo na nila agad ang silid ng mga asawa. Nakita nilang nakatirik ang mga mata ni Mang Boy at bumubula na rin ang bibig. Tinanong ni Aling Lusing kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi naman ni Mang Ador na kung biglaan ang pagkakaroon ni Mang Boy ng ganong karamdaman ay ibig sabihin hindi iyon pangkaraniwan. Kaya sa albularyo iyon dapat dalhin. Binuhat na nga ni Mang Ador si Mang Boy na sa pagkakataong iyon ay wala pa ring malay. Nagulat siya noong una niyang hawakan ang lalaki dahil sobrang init ng buong katawan nito na tila nagbabaga. Isinakay na nila sa sasakyan na owner type jeep si Mang Boy at iniabot naman ni Aling Lusing ang susi. Sumakay na rin si Maria sa likuran ng sasakyan katabi ng tiyuhin na si Mang Boy. Si Aling Lusing naman ay doon umupo sa tabi ng driver seat. Bumiyahe sila ng halos kalahating oras bago nakarating sa isang bahay ng isang kilalang albularyo. Pagkababa ng sasakyan ay agad binuhat ni Mang Ador si Mang Boy at dinala sa bahay ng albularyo. Ngunit nasa bungad pa lang ng bakuran ay nakita nilang mahaba ang pila ng mga magpapagamot. Pero hindi iyon inintindi ni Aling Lusing at sinabing didiretso na sila sa loob. Nagalit naman ang mga nasa pila dahil maaga pa daw sila naroon sa pilang iyon. Dapat daw ay pumila din sila Mang Ador. Pero si Aling Lusing na ang sumagot sa mga ito at sinabing wala siyang pakialam kung noong nakaraang buwan pa ang mga iyon nasa pila dahil may pambayad siya at handa siya magbayad ng mahal. Wala namang nagpilit pa sa mga nagrereklamo lalo noong mataray na sinagot ang mga ito ni Aling Lusing na halatang may kaya sa buhay dahil sa maliban sa may sasakyan ay naninilaw pa ito sa gintong mga burloloy sa katawan. Pagkarating sa pinto ng bahay ay nagulat naman ang albularyong si Tata Castor at sinabi nito sa ali na may pila. Sumagot naman iyon na wala siyang pakialam sa pila dahil may pangbayad siya at handa siya magbayad ng mahal basta unahin lang siya. Sa mahinahong boses ay sinagot siya ng albularyo. Iha, mukhang maling lugar ang napuntahan nyo.
Hindi mahalaga ang pera sa paggamutang ito. Sa ospital ka pumunta at siguradong uunahin ka kapag mayroon kang pambayad. Libre ang panggagamot ko at para ito sa mga mahihirap na higit na nangangailangan. Tila nasupalpal naman ang pagtataray ng Ali dahil sa narinig. Muling nagsalita ang matanda at sinabing doon na lang muna sila sa may lilim ng malaking puno sumilong kahit hindi na pumila. Inuunan niya din naman kasi yung mga mas grabe ang kalagayan. Kaya wala nang nagawa si Aling Lusing at sinabi kay Mang Ador na doon na lang maghintay sa may puno. Malilim naman doon at ang malaking bahagi sa ibaba ng puno ay may bubong na ginawang silungan ng mga naghihintay. Halos lampas na ng mga 20 minutos ay tinawag na sila ng isang binatilyong alalay ng manggagamot at sinabing pinapapasok na sila. Gaya ng pangkaraniwang proseso ng panggagamot ay tinawas muna iyon gamit ang itlog na pinaikot-ikot sa ulo ni Mang Boy sa kabinasag sa plangganang may tubig. Dito na pag-alaman na may kumulam kay Mang Boy at mukhang matindi ang galit ng nagpakulam dahil sa isang matinding paraan ng pagkukulam ang ipinagawa nito na hindi basta-bastang magagamot ng isa o dalawang gamutan lang. Ipinayo ng matandang manggagamot na humingi ng tawad sa kung sino mang nakaalitan itong si Aling Lusing at Mang Boy para mas madaling maalis ang bisa ng kulam. Tahimik lang na nakikinig sina Maria at Mang Ador habang pinagmamasdan ang ginagawang gamutan. Kumuha ng dalawang malinis na papel ang manggagamot saka pinunit sa 20 piraso at isa-isang sinulatan ng mga orasyon. Inihabil nito kay Aling Lucy na ilagay ang mga orasyon na iyon na nasa papel sa timbang may tubig at iyon ang ipapainom kay Mang Boy at doon din kukuha ng tubig sa timbang ipapaligo sa lalaki at sinabi kay Aling Lusing na simula na ang pagdarasal at pananampalataya sa Panginoon at huwag umasa sa kapangyarihan ng pera. Dahil sa mga pagkakataong ganito ay pananalig sa Diyos lang ang makakatulong sa kanila at hindi pera. Nagpasalamat naman si Aling Lusing sabay nag-abot ito nang sobring may lamang pera. Ngunit ibinalik ito ng matandang manggagamot sa kamay ng babae at sinabing kung gusto niyang bayaran ang kaunting serbisyo na ginawa niya ay itulong na lamang ang perang iyon sa mga kababayang hikahos at lubos na nangangailangan. Kahit medyo napahiya ay tumangulang si Aling Lusing at inutusan na si Mang Ador na muli nang buhatin si Mang Boy upang maiuwi. Isinakay na nga ni Mang Ador ang wala pa ring malay na si Mang Boy sa sasakyan nito at saka inihatid sa bahay. Pagkarating sa bahay ay kinausap ni Aling Lusing si Mang Ador. Matapos ang pag-uusap ay sinabi ni Mang Ador sa kanyang anak na si Maria na nakiusap daw ang tiyahe nito na doon muna siya mamalagi sa bahay kahit ilang araw lang o kahit hanggang sa gumaling ang asawa nito. Natatakot kasi ito na sila lang ng katulong na dalagita na nagngangalang Amy ang naroon sa bahay. Noong una ay sinabi ni Maria na ayaw niya dahil sa natatakot siya na baka siya naman ang molestyahin ni Mang Boy. Sinabi naman sa kanya ng ama na hindi naman iyon makakapangmolestya dahil wala pang ang malay at kahit magkamalay man iyon ay mukhang matatagalan pa rin bago iyon gumaling ng tuluyan. Kaya wala nga siyang dapat ipag-alala. Muling ipinaalala ng anak na malaki ang utang nila sa tiyahin ni Maria at kapag hindi nila ito pinagbigyan sa kahilingan ay baka bigla silang gipitin at maningil. Kaya kahit labag sa loob ay wala nang nagawa pa si Maria kundi ang pumayag. Nagpaalam na si Mang Ador kay Aling Lusing na aalis na at saka iyon lumabas ng bahay. Pagkaalis ni Mang Ador
ay nagulat na lang si Maria nang nasa tabi na niya ang tiyahing si Aling Lusing at sinabi sa kanya na magluto ng pagkain nila dahil may ibang ginagawa pa ang katulong nito na si Emmy. Wala namang nagawa pa si Maria kundi ang sumunod. Matapos makapaghapunan ay naglatag na siya ng maliit na banig na kasya lang ang isang tao sa may malapit sa pintuan ng mag-asawa. Doon kasi siya pinapwesto ng tiyahin para madali daw siyang matatawag kapag kinailangan siya nito. Nakita niya sa orasan na pasado alas 11 na ng gabi. At doon pa lang natapos sa mga gawain ang katulong na si Emmy. Makikita sa mukha ng katulong na pagod na ito. At madalas niya pang naririnig na sinisigawan ng tiyahin at tinatawag na tanga at bobo. Alam niya na ganun talaga ang ugali ng kanyang tiyahin. Kaya nga noong kinukuha siya nito bilang kasambahay ay hindi siya pumayag. Mas gugustuhin niya pa ang magtrabaho maghapon sa bukid kaysa tumira sa bahay ng tiyahin. Idagdag pa ang peligro na maghahasa ng kanyang tiyuhin na napapabalita nga sa lugar na lahat ng naging kasambahay nito ay minolestya at yung iba ay nabuntis kaya pinalayas. Kaya hindi na nakapagtataka kung maraming taong galit sa pamilya ng tiyahin niya. Habang nakatingin sa bubong at nagpapaantok, ay nagulat siya noong may marinig siyang huni ng tik-tik sa labas. Palipat-lipat ng lugar ang pinanggagalingan ng tunog ng paghuni noon. Nakaramdam si Maria ng takot dahil naikwento sa kanya ng kanyang ina na kapag humuhuni ang tik-tik ay maaaring nasa paligid lang din ang aswang. O di kaya iyon na mismo ang aswang na humuhuni lang bilang isang tik-tik. Maya-maya pa ay narinig niyang may bumagsak na mabigat na bagay sa yerong bubong ng kanyang tiyahin. Napaigdad siya bigla dahil sa gulat. Narinig niya rin ang boses ng tiyahin na bumubulong habang tinatawag siya. Kaya pagapang siyang lumapit sa pintuan ng silid nito at tinanong kung ano ang kailangan. Sinabi sa kanya nito na may aswang sa bubong ng bahay. Malamang dahil naamoy noon ang tiyuhin niyang may malubhang karamdaman. Inutusan siya nito na gisingin si Emmy at magdikdik sila ng bawang sa kusina at kumuha ng asin saka maglagay sa gilid ng lahat ng pinto at mga bintana. Naalala niya, kawawa naman ang kasambahay na si Emmy dahil marahil kakatulog lang nito at sigurado siyang pagod na pagod din iyon dahil sa dami ng mga pinapagawa. Hindi niya na sana iyon gigisingin pa. Kaso natatakot din siya na pumunta sa kusina mag-isa. Dahil baka pumasok nga ang aswang at atakihin siya at walang makakatulong sa kanya. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang gisingin ang kaawa-awang katulong. Pupungas-pungas naman na gumising ang katulong noong tapikin niya iyon at binulungan na may aswang sa labas. At pinapakuha sila ng bawang at asin ng kanyang tiya Lusing. Sabay na nga silang nagtungo sa kusina upang sundin ang ipinag-uutos ni Aling Lusing. Matapos nagawa ang ipinag-uutos ay hindi pa rin natingil ang mararahas na pagkalmot sa bubong noong nilalang na nasa labas. Dahil sa takot ay hindi na rin bumalik pa sa silid ang kasambahay na si Emmy. Doon ito nakipagsiksikan sa banig na kinakahigaan ni Maria. Makalipas lang ang dalawang araw ay nagkamalay ng muli ang kanyang tito boy. Kaya nagpaalam na siya sa kanyang tiyahin na uuwi muna sa kanila. At kapag hindi naman masyadong marami ang gagawin sa bukid, ay babalik na lang siya doon para doon muna mamalagi hanggat hindi pa tuluyang gumagaling ang kanyang tiyuhin. Wala namang nagawa pa ang tiyahin dahil papaalis na siya ng bahay
noong nagpaalam si Maria. Laking pasasalamat naman ni Maria noong malaman na maghahanda na sila ng kanilang pagtataniman ng palay, kaya kailangan na siya uli sa kanilang bukid para may makatulong ang kanyang ama, kaya hindi na niya kailangan pang bumalik sa bahay ng tiyahin. Meron na rin siyang mairarason kapag nagkataon na ipasundo siya nito. Gumaling naman ang karamdaman ng kanilang tiyuhin pagkalipas ng isang buwan. Nabalitaan na rin nila na lumayas daw ang katulong nito. Sabi ng tiyahin niya ay sadyang tamad lang daw talaga ang dalagitang iyon, kaya lumayas. Pero hindi sangayon doon si Maria. Sa tingin niya ay minulis siya iyon ng kanyang tiyuhin, kaya lumayas. Makalipas ang isa pang taon ay napag-isip-isip ni Maria na sumubok na magtrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Sobra kasing nakakaingan yung magkwento ang kanyang tiyahin, kesyo magaan ang trabaho at madali ang pag-unlad. Kaya isang gabi, habang patapos na sa paghahapunan, ay sinabi ni Maria sa pamilya niya na gusto niyang lumuwas ng Maynila upang magtrabaho. Sinabi naman ng ina nito na bakit pa kailangan lumuwas. Eh kahit papaano ay nakakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw. Bakit kailangan pang maghangad ng mas maluhong pamumuhay? Sumagot din naman ang ama nito. Nakarapatan ni Maria na subukan din ang kakayahan niya na hanapin ang sariling kapalaran. Kaya wala na rin nagawa ang ina at pinayagan na nga si Maria na lumuwas ng Maynila. Kinabukasan ay nagtungo si Maria sa bahay ng tiyahin at sinabing interesado na siya na magtrabaho sa Maynila bilang kasambahay. Nagkataon naman na naroon pala ang kanyang pinsan na nakatira sa Maynila upang magbakasyon ng 2 linggo. Kaya sinabi nito sa kanya na maghanda dahil sa susunod na linggo ay isasama na siya nito pabalik na Maynila upang maging kasambahay ng mayamang kapitbahay nito. At kung ano-ano pa ang mga magagandang kwento na idinagdag nito, kaya mas lalo niyang kinasabikan na makarating ng Maynila. Pagka-uwi ng bahay ay ikinuwento niya sa kanyang pamilya ang naging lakad niya noong pumunta siya sa bahay ng tiyahin. At sa 1 linggo ay aalis na sila patungong Maynila upang magtrabaho. Ikinalungkot iyon ng kanyang buong pamilya dahil iyon pa lang ang unang pagkakataon na malalayo siya sa kanyang pamilya. Para mapawi ang kalungkutan ay sinabi niya na lang na magpapadala siya kaagad ng pera kapag natanggap na niya ang unang sahod para makapagbayad na rin sila ng kanilang mga utang, lalong-lalo na ang utang nila sa kanyang tiyahin na napakalaki ng interes dahil 20% kada buwan ang interes ng utang nila doon. Makalipas nga ang 1 linggo ay sumama na si Maria sa pinsan niya sa Maynila upang magtrabaho bilang kasambahay sa isang pamilyang nagmamay-ari ng ahensyang nagpapaalis ng mga empleyadong magtatrabaho sa banyagang mga bansa gaya ng Taiwan, Singapore, Malaysia at Gitnang Silangan. Maayos naman ang paninilbihan ni Maria sa pamilyang iyon. Hindi naging mahirap ang kanyang pagsisimula dahil meron pang 3 katulong at driver na naninilbihan sa pamilya. Madali niya ring nakapalagayan ng loob ang mga kasamahan sa trabaho dahil sagaling din ang mga iyon sa probinsya ng Kabisayaan. Dahil sa dami ng mga aplikante ng ahensya ng kanilang amo, ay ginawa na ring extension ng opisina ang bahay noon. Malawak din naman kasi ang bakuran sa may harapan, kaya pinagawaan na rin ng opisina. May mga pagkakataon na nakakakwentuhan ni Maria ang ilan sa mga datihang mga aplikante na nakapagtrabaho na sa labas ng bansa. Ayon pa sa mga kwento ng mga ito, na masarap magtrabaho sa abroad dahil malaki ang sweldo, di hamak na mas malaki kaysa pag nagtatrabaho ka dito sa Pilipinas. Medyo mahirap lang sa una, lalo't hindi ka pa nakakapagsalita ng lingwahe nila. Dahil hindi rin ang mga iyon magsasalita ng English para sa iyo. Kaya madalas,
sinyasa na lang. Kaya unang-una talaga na dapat matutunan ay ang lingwahe ng lugar na pupuntahan para maiwasan ang pagkakamali sa inuutos dahil sa hindi nagkakaintindihan ng malinaw kung ano ang totoong ipinag-uutos. Tuwang-tuwa si Maria sa tuwing may makakakwentuhan siyang mga aplikante na taga-probinsya din nila. Naisip niya tuloy na subukan ang swerte niya sa abroad. Kaunti lang naman ang mga napapabalitang minamaltrato ng amo. At kung manakit man ang amo, ay pwede namang lumayas at agad magtungo daw sa embassy at doon magsumbong. Dahil sa naging masaya naman si Maria sa kanyang pagtatrabaho bilang kasambahay sa bahay na iyon, ay hindi niya na rin napansin ang mabilis na paglipas ng mga buwan. At nakakadalawang taon na pala siya sa paninilbihan sa pamilyang iyon. Naipangako niya sa kanyang pamilya na magbabakasyon siya kapag nakadalawang taon na siya sa trabaho. At sa simula pa lang ng kanyang pagtatrabaho sa amo ay ipinaalam na niya iyon, kaya wala nang problema pa. Kulang isang buwan na lang bago sumapit ang araw ng kanyang pag-uwi sa kanyang probinsya, kaya nagsimula na siyang bumili ng mga pasalubong. Pantalon at sapatos para sa ama, bistida at sandals naman para sa ina, mga damit, sapatos at iba pang mga gamit sa paaralan ang kanya namang binili para sa mga kapatid. Bumili na rin siya ng iilang pirasong corned beef na disusi noong isinama siya ng kanyang amo na mamili sa isang grocery ng mga imported na mga paninda. Alam niya kasing hindi pa nakakatikim ng ganung pagkain ang kanyang pamilya, kaya gusto niya rin sana na matikman ng mga iyon ang ganong mga pagkain. Sumapit na nga ang araw ng pag-uwi ni Maria. Dahil sa matagal niyang napaghandaan ang kanyang pag-uwi, ay maaga din siya nakabili ng tiket ng eroplano sa napakamurang halaga. Kaya gulat na gulat ang pamilya niya noong sinabi niya sa ama na doon siya sunduin sa airport dahil marami siyang dala. Itinaon ni Maria ang kanyang pag-uwi sa buwan ng ipagdiriwang ng kanilang lugar ang kapistahan ng patron. Kaya pagdating niya ay maraming mga tao sa lugar nila. Marami din ang mga nagsulputang tiyangge sa bawat kanto ng mga barangay. Gulat na gulat ang lahat nang makita ang pagdating ni Maria. Dati na rin namang maganda si Maria, mas kapansin-pansin lang sa panahon na iyon dahil sa mas maputi na nga siya, dahil nakakaputi daw ang tubig ng Maynila. Tapos nasa uso pa ang kanyang mga suot na bagay naman sa kanya at mukhang mamahalin. Ang hindi nila alam na sa ukay-ukay lang din naman iyon binili ni Maria dahil sa nagtitipid nga siya para makaipon ng ipapadalang pera sa pamilya. Sa pagkakataong iyon ay nakapundar na ng maliit na lupain na matatamna ng palay si Maria at nabayaran na rin niya ang utang ng kanyang mga magulang sa tiyahin. Kaya kahit papaano ay magaan na ang buhay ng kanyang pamilya dahil solo na ng mga ito ang ani sa sinasakang lupa. Bago pa sumapit ang araw ng kapistahan ay nakatanggap si Maria ng liham ng paanyaya mula sa barangay. Isa siya sa mga babae sa kanilang lugar na inanyayahang lumahok sa pabayle sa araw ng kapistahan. Proyekto iyon ng lugar para makaipon ng pondo na magagamit para makagawa ng mga proyekto sa kanilang lugar na mapapakinabangan din naman ng lahat. Dahil sa hindi na rin naman siya sumasama sa ama sa bukid at wala naman siyang ibang gagawin sa araw ng kapistahan, kaya pinaunlakan niya ang paanyaya ng barangay. Sumapit na nga ang araw ng kapistahan. Maraming bisita sa lugar. May mga iilang pamilya din naman ang bumisita sa bahay nila Maria. Ilan sa mga bisita nila ay ang mga kapatid ng kanyang ama na nakatira sa kabilang bayan. Magiliw nila iyong tinanggap at masayang nagkainan at nag-inuman. Kinahapunan ay naghanda na si Maria ng kanyang isusuot sa pagpunta niya sa baylihan sa kinagabihan. Nakiusap siya sa pinsan niyang lalaki na ihatid siya nito gamit ang tricycle
patungo sa baylihan at muli din siyang sunduin ng mga alauna ng madaling araw. Pagkarating sa baylihan ay umupo na siya sa paikot na hilera ng mga upuan kasama ng iba pang mga babae na kasama sa pabayli. Pinagtitinginan siya ng mga taong naroon dahil bago siya sa kanilang paningin. Akala pa nga ng iba na taga Maynila siya na dumayo lang ng pista. Ilang oras lang ng pakikibayli o pakikipagsayaw ni Maria ay may nakasayaw siyang isang lalaking gwapo at matipuno ang pangangatawan. Napakabango din noon at mukhang hindi nakainom. Halos lahat kasi ng nakasayaw niya ay mga amoy alak na at yung iba nga ay lasing na rin talaga. Kaya laking tuwa niya noong isayaw siya ng gwapong lalaking iyon. Habang nasa gitna ng pagsasayaw ng tsa-tsa ay biglang nagpalit ng tugtog at naging mabagal ang tugtog. Nahudyat na ang tugtog na iyon ay pang sweet dance. Iyon ang sayaw na nakahawak ang lalaki sa bewang ng babae at ang babae naman ay nakahawak sa balikat ng lalaki. Habang nagsasayaw ng marahan ay nag-uusap sila ng lalaking iyon. Napag-alaman niya na isa pala iyong pulis. 2 taon pa lang daw iyon na pulis at nakadistino sa lugar nila. Unang oras pa lang ng kanilang pagkakakilala ay nakaramdam na agad sila ng kakaibang saya sa mga puso nila. Hanggang sa sumapit ang oras na uuwi na si Maria at yung pulis na si Maynard pa rin ang kanyang kapareha. Dahil hindi na talaga siya binitawan pa nito. Kahit si Maria ay ayaw niya na rin naman na makipareha pa sa ibang mga lalaki na nasa sayawan. Hanggang sa umuwi na si Maria, sinabi sa kanya ng lalaki na kung pwede bang umakyat ng ligaw sa pamamahay nito sa mga susunod na araw kapag natapos na ang kapistahan. Masaya naman niyang sinabi ang oo. Matapos nga ang kapistahan ay nagsimula ng bumisita sa bahay nila ang lalaking si Maynard. Dahil sa may kaunting naipo na ay nagdesisyon si Maria na hindi na babalik ng Maynila at magtatayo na lang ng maliit na tindahan sa kanilang lugar. Dumadami na rin naman ang mga kabahayan na malapit sa kanila. Pagkalipas ng 2 buwan ay sinagot na ni Maria ang pulis na si Maynard. Naging masaya ang kanilang relasyon. Malakas din ang kita ni Maria. Dahil kapag may mga pagdiriwang sa presinto ng pulis, ay sa kanya umorder ng mga pagkain. Alam din kasi ng kasintahan na masarap siya magluto. Hanggang sa pati ang mga taga-munisipyo ay sa kanya na rin umorder ng pagkain na pangtanghalian at kapag may mga malalaking salo-salo. Pagkalipas ng 1 taon ay hiningi na ng kasintahan ni Maria na si Maynard ang kanyang kamay sa mga magulang at sinabing nais niya na itong maging kabiyak. Dahil sa kilala naman ng mga magulang ni Maria si Maynard na isang mabuting tao at matinong pulis, kaya hindi na sila nag-atubili na pumayag sa pag-iisang dibdib ng 2. Matapos lang ang kasal ay nabuntis na rin kaagad si Maria. Masayang masaya silang mag-asawa hanggang sa naging 2 na ang kanilang mga anak at lumaki na rin ang kanilang gastusin na nahihirapan na silang matustusan mula sa sahod lang ng asawa bilang isang pulis sa probinsya. Dito na naisipan ni Maria na subukan ang kanyang swerte sa ibang bansa. Alam niyang triple sa maaari niyang kitain sa pagiging katulong sa Maynila ang kikitain niya kapag doon siya nagtrabaho sa abroad. Noong una ay hindi iyon sinang-ayunan ng kanyang asawa. Pero noong naging madalas na ang kanilang pag-aaway dahil sa kakulangan sa pera, ay wala na rin itong nagawa kundi ang pumayag. Pumayag din naman ang mga kapatid ni Maria na sila muna ang mag-aasikaso sa 2 mga anak niya habang wala siya at dadaanan na lang ni Maynard sa hapon o gabi pagtapos na ito sa duty niya sa presinto. Lumuwas na nga si Maria ng Manila upang mag-apply sa dating pinagtatrabahuan. Pero trabahong abroad na ang kanyang pinapasukan.
Pagkalipas pa ng mahigit isang buwan, ay nakaalis na nga si Maria ng bansa at nagtrabaho na doon sa ibang bansa. Pagkarating sa bansang pupuntahan, ay may naghihintay na sa kanya sa airport. Iyon ay isa ring Pilipino na nagtatrabaho sa pamilyang kanyang paglilingkuran bilang isang driver. Pagkarating sa bahay, ay ipinakilala siya nito sa kanyang mga amo. Bali pito ang miyembro ng pamilya na kanyang paglilingkuran. Isang mag-asawa na mayroong tatlong anak na nasa edad 16, 10 at 8 taong gulang. Kasama din ng mga iyon ang matandang mag-asawa na magulang daw ng amo niyang lalaki. Kahit papaano ay naipaliwanag naman ng amo niyang lalaki ang mga trabahong kanyang gagawin. Dahil sa magaling naman iyon magsalita ng Ingles. At yung hindi niya naman masyadong naiintindihan ay kay Amir na isang Pilipino niya na lang itinatanong. Dahil matagal na rin daw iyon na naninilmihan sa pamilya at nakakaintindi at nakakapagsalita na rin ng lokal na dialekto. Itinuro din sa kanya ang silid na tutulugan. Nagulat siya dahil doon iyon sa may basement pa ng bahay. Wala ring pintuan. Doon pa lang ay sinimula na siyang kabahan. At abot-abot na nga ang kanyang dasal na sana huwag siya mapahamak sa kanyang pinagtatrabahuan. Lumipas ang ilang linggo ay maayos naman ang kanyang pagtatrabaho. Nagsisimula siyang magtrabaho ng alas 6, tapos pagkalampas ng mga alas 9 ay natatapos na rin naman niya ang kanyang mga gawain sa araw-araw. Hanggang sa buwan pa ang lumipas. Kahit punong-puno ng lungkot at pangungulila sa asawa at mga anak, ay pilit niya lang iyon pinaglalabanan. Lalo malaki ang sahod na offer sa kanya ng pamilyang ito. Uso daw kasi na ang mga katulong ay nagnanakaw sa mga amo, tapos tumatakas iyon. Sabi pa ng amo niyang lalaki, kaya nagbibigay ito ng malaking pasahod para wag lang daw magnakaw at tumakas. 5 na nga daw ang mga kasambahay nito na tumakas. Medyo nagtaka doon si Maria dahil sa tingin niya, sa sobrang hirap ng buhay ay imposible namang basta na lang tatakas ang mga katulong. Lalo na kung may maganda namang pasahod at sa tingin niya ay ayos naman ang ugali ng mga amo niya. Maliban na lang sa pagiging weirdo ng mga ito. Hindi iyon lumalabas ng bahay kapag may araw pa. Tapos madalas nakasuot lahat ng kulay itim. Madalas din magpahain sa kanya ng atay ng hayop na hilaw. Kaya sukang suka siya kapag inihahanda niya ang sariwang atay sa plato ng mga ito at bubuhusan pa ng sariwang dugo din ng hayop na iyon. Maganda daw iyon sa katawan at masustansya. Kaya ilang beses din siya inalok ng mga amo na saluhan sila sa hapunan. Isa pa sa ipinagtataka niya dahil sa gabi lang ang mga iyon kumakain. Hindi rin gumagamit ng mga dekuryenteng ilaw. Madalas ay itim na kandila ang ginagamit sa pagkainan, pati na rin sa mga silid ng mga ito. Minsan nga ay naisip niya na rin na siguro mga kamag-anak iyon ni Dracula dahil may napanood siyang pelikula na kandila ang mga ginagamit na ilaw at puro kulay itim. Ang mga kurtina din sa bahay na iyon ay napakakapal at kulay itim na hindi man lang makalusot ang sinag ng araw sa loob. Ang tanging lugar lang sa bahay na iyon na may ilaw ay sa may labas ng parking, sa kusina at sa CR niya sa ibaba. Kaya kahit sa silid niya sa basement ay kandilang itim na rin ang gamit niya. Ang weirdo talaga. Inisip niya na lang na baka ganun lang talaga ang kultura ng pamilyang iyon, kaya kakaiba. Lumipas pa ang mga buwan at lalo pang nahirapan si Maria sa trabaho niya dahil nag-uwi ang amo niyang lalaki ng ulo ng unggoy, kamil at upa at pinapalinisan iyon sa kanya at kailangan daw ay linis na iyon. Sa amoy pa lang noon ay sukang-suka na siya. Naglalagay na nga siya ng Tiger Balm at kung ano-ano pang maaanghang na amoy sa kanyang ilong para hindi niya lang maamoy ang lansa ng mga ulo ng hayop
na pinapalinisan sa kanya. Kapag naliligo naman siya, ay ilang beses na siyang nagsasabon dahil talagang matindi kung makakapit ang amoy ng mga hayop na iyon sa kanyang balat. Minsan, may mga ulo ng unggoy na dala ang amo at ipinapalagari sa kanya ang ibabaw upang magawan ng butas na animoy isang kaldero na may takip. Sukang-suka talaga siya kapag iyon ang ipinapagawa sa kanya, lalo na kapag naaamoy niya ang laman sa loob ng bungo ng unggoy. Halos gabi-gabi niya na nga iyon iniiyakan dahil sa nahihirapan na siya sa ganoong trabaho. Isang araw ay halos magtatanghali na ay hindi pa rin siya nakakabangon sa kanyang higaan dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nanghihina siya at napakabigat ng kanyang ulo. Ilang araw na siyang nakaratay sa kanyang higaan. Ang naalala niya lang naman na kanyang kinain ay iyong parang minudo na ulam na ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Parang minudo ang itsura pero malayo sa minudo ang lasa. At sa kinabukasan nga na yun ay nakaramdam na siya ng kakaiba. Isang gabi ay naramdaman niya na parang maraming tao sa paligid niya. Ibinaling niya ang ulo sa direksyon ng pinto at naaninagan niya na may mga tao nga. Tinawag niya ang pangalan ng among lalaki at babae dahil sa tingin niya ay mga amo niya iyong nakatayo sa loob ng kanyang silid. Maya-maya ay nagsalita ang isang babae na alam niyang ang among babae niya iyon at sinabing, "Drink, you drink and get well." Pagwiwika pa nito sa paputol-putol na pagsasalita. Hinawakan siya noon sa batok at ibinangon saka ipinainom sa kanya ang likido sa isang baso na hindi niya rin naman alam kung ano. Gusto niya sanang manlaban dahil ayaw niya iyong inumin. Pero dahil sa sobra pa ang kanyang panghihina, kaya wala na siyang nagawa noong ipinilit sa kanya ipainom ang laman ng baso. Lutang pa ang pakiramdam niya ng mga oras na iyon, kaya wala na siyang nagawa. Ang natatandaan niya lang ay lasang kalawang iyon na malansa at medyo malapot din. Nang maubos niya na iyon, ay saka na siya muling inihiga. Saka narinig niya na lang na nagtatawanan ang mga iyon ng nakakakilabot. At saka muli na siyang nawalan ng malay. Kinabukasan ay maaga naman siyang nagising at napakaganda ng pakiramdam niya. Ipinagtaka niya talaga kung anong sakit iyong dumapo sa kanya at kung anong gamot iyong ipinainom. Pagkalipas ng ilang linggo ay nakaramdam siya ng kakaibang init ng katawan sa tuwing sasapit ang bagong mag-alas 12 ng hating gabi. At kung noon ay nababahuan siya at nalalansahan sa amoy ng hilaw na atay ng mga hayop na inihahain niya sa kanyang mga amo, ngayon ay nababanguhan na siya. Minsan niya na rin itong tinikman at nalaman niyang napakasarap pala noon, lalo kapag nilalagyan ng sos na dugo din ng kung anong hayop na iyon. Napakatamis ng lasa noon at talagang nakakapagtulo ng laway. Tila unti-unti nang nagbago ang panlasa niya sa pagkain. Kapag kumakain siya ng mga pagkain na pangkaraniwan niyang kinakain, ay nasusuka na siya gaya ng sinangag na kanin o mga pangkaraniwang ulam na may bawang at asin. Gaya ng mga amo niya, ay mas nagiging masigla na rin siya kapag gabi. Kaya nagsisimula siya sa kanyang mga gawain ng bahay ng mga alas 5 ng hapon at madaling araw na siya natatapos. Sa umaga naman ay natutulog siya sa madilim niyang silid sa may basement. Sumapit na nga ang araw ng pagtatapos ng kanyang kontrata bilang kasambahay sa pamilyang iyon. Ang totoo niyan, simula nang gumaling siya sa pagkakasakit ay hindi na niya gaanong naaalala ang iniwang pamilya sa Pilipinas. Hindi na rin siya nangungulila sa mga ito. Kahit nga kapag nakikita niya ang kanyang cellphone na nagre-ring, ay hindi niya na iyon sinasagot. Kahit nakikita niya pa na cellphone ng asawa niya ang nakarehistrong tumatawag. Masayang nagpaalam si Maria sa kanyang mga amo. Nagkataon din kasi na madaling araw pa
ang alis ng eroplanong sasakyan niya. Kaya gabi, noong umalis siya sa bahay ng mga ito, at nasa labas ang lahat ng kanyang mga amo. Sinabi ng mga ito sa kanya na thank you and take care. May iba pa yung sinabi, pero hindi niya na masyadong inintindi. Pagkarating sa airport sa probinsya nila, ay sinalubong na siya ng kanyang asawang, si Maynard. Nakasuot pa ito ng uniforme ng pulis dahil galing pa iyon sa duty, saka dumiretso na lang sa airport upang sunduin siya. Pagkalabas niya lang ng main lobby ng airport, ay agad siyang sinalubong ng yakap ng asawa. Pero laking pagtataka ni Maynard dahil walang reaksyong makikita sa mukha ni Maria noong salubungin niya ito. Ayos ka lang ba, mahal? Nagugutom ako at nauuhaw. Sagot nito sa matamlay na boses. Hindi na lang pinag-isipan ng masama ni Maynard ang naging pagtrato sa kanya ni Maria noong pagkasalubong niya dito. Inisip niya na lang na baka talagang pagod ito sa mahabang biyahe sa eroplano. Isinakay niya na sa owner type jeep ang mga bagahe ni Maria at saka umupo na sa driver seat. Taka pa rin talaga siyang pinagmasdan ang asawa dahil wala itong imik na nakasakay sa kanilang sasakyan. Tinanong niya ito, Mahal, kumusta ang biyahe mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Nagugutom ako. Iyon lang uli ang isinagot nito sa kanya. Kaya sinabi niya na lang, Huwag ka mag-alala, mahal. Dadaan tayo sa palengke para makakain ka na agad. Doon sa paborito nating kinakainan, naaalala mo ba yun? Hindi pa rin umimik si Maria. Pagkaparada ng sinasakyang owner, ay mabilis na nakababa si Maria. Mahal, saan ka pupunta? Iihi lang ako. Sagot pa nito. Sige, hintayin na lang kita sa paborito nating kainan. Naglakad na papalayo si Maria kung saan ang direksyon ng mga karnihan. Nagtaka naman doon si Maynard. Inisip na lang niya na baka bibili ng karne ang asawa para may mailuto pagdating sa bahay nila. Dumiretso na nga siya sa paborito nilang kainan. Tamang-tama at kakaluto lang ng paborito nilang bupis at nilagang buto-buto ng baka. Umorder na siya ng 2 kanin para sa kanya at 1 naman para kay Maria at tag-isang order ng bupis at bulalo. Habang naghihintay ay nagsimula ng humigop ng mainit na sabaw ng bulalo si Maynard. Medyo nakakaramdam na rin kasi siya ng ginaw dahil sa madaling araw na ng mga oras na iyon. Maya-maya ay nakita niyang papalapit na sa kanya si Maria at may dala itong isang supot na punong-puno ng sariwang atay ng baboy at meron ding nakasupot pa na dugo. Nagtaka talaga siya at sinabi, Ang dami mo namang biniling atay! Alam mo namang hindi mahilig dyan ang mga bata! Sumagot naman ito sa kanya sa matamlay na boses. Nagugutom nga ako. Hinayaan na lang iyon ni Maynard at sinabing, Sige, hayaan mo na. I-ref na lang natin yan. Halika, kain na tayo habang mainit pa ang kanin. Umupo sa tapat niya si Maria. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makitang iniangat ni Maria ang plato at ibinuhos sa kalapit na basurahan ang kanin. Saka kumuha ng 1 parte ng atay at inilapag sa plato at sinimula na iyong ngasabin na halatang sabik na sabik sa pagkain. Ilang segundo rin siyang napako sa pagkakatingin sa asawa dahil sa pagkabigla sa inasal nito. Maria! Bakit mo kinakain yan? Hilaw pa yan! Di ba paborito mo itong bulalo at bupis? Bigla itong tumiting sa kanya na nanlilisik ang mga mata at nagsalita. Ayoko niyan! Mabaho iyan! Sabay tabing nito sa mga mangkok na may lamang bulalo at bupis. Mabilis naman na tumayo si Maynard para hindi siya matapunan ng mainit na sabaw. Ay putik! Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa kakaiba ang kinikilos ah! Hindi na siya pinansin ito.
at nagpatuloy sa pagngasab sa sariwang atay. Napansin ni Maynard na pinagtitinginan na sila ng mga tao, pati noong may-ari ng karinderya na kanilang kinakainan. Kaya tinanong niya na lang iyon kung magkano ang lahat ng inorder niya, kasama na yung mga nabasag na plato at mangkok. Sinabi naman ito sa kanya ang halaga ng pagkain, pero hindi na pinabayaran ang mga nabasag na mangkok at plato. Agad na siyang nag-abot ng bayad at pinasobrahan niya na iyon at sinabing, "Pasensya na talaga, iligpit niyo na lang yung mga nabasag." Kahit patuloy pa rin sa pagngasab ng atay, ay hinila niya na ito. Nagpumiglas naman si Maria upang damputin ang plastik na may lamang sariwang atay at dugo ng baboy. Pagkarating ng bahay ay naroon na nakaabang ang mga kapatid at magulang ni Maria kasama ang dalawang anak niya. Laking pagtataka nila noong makita nilang walang reaksyon sa mukha ni Maria noong makita sila. Parang hindi sila nito kilala. Pagkapasok sa bahay ay agad itong umakyat sa itaas, saka humiga sa papag at nagtalukbong ng makapal na kumot. Napakunot naman ang noo ng lahat. Si Maynard naman ay mainit na rin ang ulo na dumiretso sa kusina para ilagay sa ref ang mga atay na binili ng asawa. Sumunod sa kusina ang tatay at nanay ni Maria upang tanungin siya kung ano ang nangyayari. Ikinuwento niya nga sa mga ito ang naganap mula nang masundo niya ito sa airport. Kahit na dismaya ay sinabi na lang ng ama ni Maria na si Mang Ador na uuwi na lang muna sila sa kanilang bahay at muli na lang dadalaw kapag maayos na ang anak. Baka may malubhang pinagdaanan lang ito sa abroad, kaya parang nagkaroon ng diferensya ang pag-iisip. Isinama din muna ng mga ito ang dalawang anak ni Maria dahil baka hindi rin ito maasikaso. Para makapagpalipas ng sama ng loob, ay pumasok na lang muna sa trabaho niya si Maynard at para bigyan din ng pagkakataon si Maria na makapagpahinga. Kinagabihan ay nagulat na lang sila Mang Ador at Aling Carmen nang kumatok sa pinto nila ang anak nilang si Maria. Maaliwalas ang mukha nito at buhay na buhay, malayong malayo sa itsura noong umaga na tila nanghihina at maitim ang paligid ng mga mata. Nakipagkwentuhan ito sa kanila at makalipas ang isang oras ay sinabi noon na uuwi na sila at isasama na niya ang kanyang mga anak. Wala namang naging tutol ang mga magulang niya dahil maayos na rin naman ang itsura nito. Pagka-uwi ni Maynard sa kanilang bahay ay nagtaka siya. Dahil nasa labas pa lang siya ng bakuran ay dinig na niya ang maingay na tawanan ng mga anak niya, pati na rin ang boses ni Maria. Ikinatuwa niya talaga iyon dahil sa naisip niya na baka dahil nga lang sa biyahe at pagod, kaya kakaiba ang inasal ni Maria noong umaga at maaaring naging stress din ito sa trabaho niya doon sa abroad at nawala na lang bigla nang makahalubilo na ang pamilya at mga anak. Pagkapasok sa bahay ay agad siyang tinawag ng kanyang mag-iina at pinaupo sa hapag. Naroon na kasi ang mga iyon. Gaya ng inaasahan ay atay nga ang ulam nila. Pero luto naman iyon. Medyo mataba nga lang at walang bawang dahil sa puro sibuyas lang ang nakikita niya. Hindi niya na lang iyon pinansin at kumain na lang. Masaya silang nagkwentuhan ng buong pamilya. Matapos ang masayang paghahapunan ay tinabihan pa ni Maria ang mga anak para patulugin. At nang makatulog na nga ang mga iyon ay saka na rin tumabi sa asawa niyang si Maynard. Dahil sa matagal na nawalay sa asawa ay hindi na nakapagpigil pa si Maynard na sipingan ang matagal niya nang namimiss na asawa. Hindi rin naman pumalag pa si Maria at masigasig naman na pinagbigyan ang pangangailangan ng nananabik na asawang si Maynard. Matapos ang gabing iyon
ay ibinaon na lang ni Maynard sa isipan niya ang kanyang mga nakitang inasal ng kanyang asawa noong umaga na dumating ito sa bansa. Hanggang sa lumipas pa ang ilang gabi. Nagigising na lang si Maynard na wala sa tabi niya si Maria. Dahil sa pagod nga sa trabaho, kaya hindi na siya bumabangon upang hanapin kung nasaan ang kanyang asawa. Inisip niya na lang na baka umihi o di kaya uminom lang ito ng tubig sa kusina. Kinabukasan ay nagkakagulo na sa kanilang kapitbahay. Dahil sa may hayop daw na umaatake sa mga alagang manok na mga ito na nakatali lang sa labas ng kanilang bahay. Wala pa namang aktwal na nakakita sa itsura ng nilalang, kaya walang makapagsabi kung ano talaga ang pumatay sa mga alagang manok ng mga kapitbahay. Napapansin na rin ni Maynard na sa tuwing umaga ay hindi lumalabas ng silid ang asawa at hindi rin ito pinagbubuksan ang bintana. Isang gabi ay nagising uli si Maynard na wala sa tabi niya ang asawa. Kaya saglit siyang bumangon upang umihi na rin muna sa kanilang CR sa may malapit sa kusina. Doon niya nakita si Maria na nakaupo sa may tapat ng bukas na bintana at nakatanaw sa buwan. Tinanong niya ito kung bakit naroon, pero sinagot lang siya nito ng, "Bumalik ka na sa pagtulog. Maaga pa ang pasok mo bukas." Hindi ikinatuwa ni Maynard ang narinig na sagot mula sa kanyang asawa, kaya muli na siyang bumalik sa kanilang silid sa taas upang ipagpatuloy ang pagpapahinga. Kinabukasan ay muli na naman nagkakagulo ang mga taga-unahan na kabahayan dahil may umatake daw na isang mabangis na aso at kinain ang dalawa sa mga biik na alaga doon. Kahit nagtataka ay hindi na lang iyon pinansin ni Maynard at nagtuloy na sa pagpasok sa kanyang trabaho. Nang sumapit na ang oras ng tanghalian ay naisipan ni Maynard na dumaan saglit sa bahay nila. May pinuntahan kasi ito sa kalapit na barangay para sana kumustahin ang asawa kung ano ang ginagawa nito. Nakita niyang nakasara pa rin ang lahat ng mga bintana, pati na ang mga pinto, kahit tanghali na. Kaya pumasok na lang siya gamit ang susi. Nakita niya sa lapag sa may ilalim ng hagdanan ang puting bulaklaking bestida ng asawa na suot nito noong gabi at punong-puno iyon ng dugo. Kaya nag-alala siya dahil baka kung ano na ang nangyari sa asawa. Kaya pumasok na siya agad sa kanilang silid at naabutan niyang hubot-hubad ang asawa at tila basa ang katawan sa kung anong mabahong langis. Hindi na siya nagtagal pa sa silid at isinigaw niya na lang dito na maligo na at magbihis. Nagsimula na siyang kutuban ng masama dahil napagdugtong-dugtong na niya ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang barangay at ang kakaibang inaasal ng asawa. Isang araw ay medyo ginabi ng uwi si Maynard dahil sa may mga tinapos pa itong trabaho sa opisina. Pagdating niya sa bahay ay napansin niyang madilim ang labas pati na rin ang sala. Ang tanging may liwanag lang na maaaninagan ay ang sa may bandang kusina. Pumasok na siya sa may pintuan sa harap at tinawag niya ang pangalan ng asawa. "Maria! Maria! Bakit ang dilim dito? Bakit hindi mo sinindihan ang mga ilaw?" Nakita niyang nakatayo ito sa harapan ng kalan at may niluluto. Naaamoy niya rin ang mabangong amoy ng niluluto nito na hindi niya mawari kung ano. Nagtungo siya sa kusina. "Ang mga bata, nasaan? Doon na naman ba natulog kila papa mo?" Hindi nito sinagot ang tanong niya at sinabing, "Kumain ka na habang mainit pa itong niluluto ko." Sinagot niya naman ito.
Sige, magbibihis lang muna ako, saka ako kakain. Pagkahakbang ng ilang metro, ay muntik na siyang matumba dahil sa may natapakan siyang likidong malagkit at madulas. Maria! May basa dito oh! Pakipunasan nga, baka makadisgrasya pa ito! Saka nagtuloy na siya sa pag-akyat sa kanilang silid. Hindi niya pa rin kasi binubuksan ang ilaw, kaya hindi niya nakita kung ano iyong natapakan niya. Pagkapasok sa silid, ay agad siyang nagbihis ng damit. Matapos makapagbihis, ay lumabas na siya ng silid at sumilip muna sa silid ng mga anak upang tingnan baka naroon lang ang mga iyon at natutulog na nang hindi malang nakapaghahapunan. Pagkasilip niya doon ay nakita niya na ang gulo ng silid at nagkalat ang lahat ng kagamitan na tila binagyo. Maria! Nasaan ba kasi ang mga bata? Bakit ang gulo ng silid nila? Pagkalabas sa sala ay sa kanya binuksan ang ilaw at doon na niya nakita ang nagkalat na bahid ng dugo sa sahig. Dito na nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib dahil sa naiisip. Maria! Hindi mo sinasagot ang tanong ko! Nasaan ba kasi ang mga bata? Anong ginawa mo sa kanila? Sinabi niya iyon habang naglalakad patungo sa kusina. Lumingon naman iyon sa kanya at sinabing, "Si Buboy, ewan ko, tumakbo palabas. Pero si Kring Kring ay nandito." Sabay itinumba noon ang timbang nakapatong sa lamesa at doon gumulong ang pugot na ulo ng anak nilang bunso na babae. Tila huminto sa pagtibok ang puso ni Maynard dahil sa pagkagulat. Halo-halong emosyon na ang bumabalot sa kanya. Sumirit na rin ang suka niya dahil sa nakita. Dahil kasama sa tumilapon mula sa itinumbang timba ay ang ilan pang mga bituka at lamang loob ng kanyang anak. At noong naigalaw na ni Maynard ang kanyang katawan ay dali-dali niyang dinampot ang itak na nasa kusina. Hayop ka! Anong ginawa mo sa anak natin? Sabay taga nito sa mukha ni Maria. Nakangiting nakatingin sa kanya si Maria. Kaya tinamaan ang pagtaga ni Maynard ang mukha nito at saka humiyaw ng napakalakas. Nang muli nang itataga ni Maynard ang hawak na itak, ay mabilis itong tumalon sa bintana. At nang silipin iyon ni Maynard sa labas ng bintana, ay isa na itong malaking pusang itim, saglit na napalupasay sa sahig si Maynard, habang nakatingin sa pugot na ulo ng kanyang anak na naroon sa sahig gumulong. Nang matauhan na, ay naalala nito ang anak na si Buboy. Umaasa siyang buhay pa sana ito. Kaya patakbo na siyang umakyat sa kanilang silid at kinuha ang baril saka sumakay sa kanyang sasakyan at tinungo ang bahay ng biyanan na sina Mang Ador at Aling Carmen. Paparating pa lang siya ng bahay ng biyanan ay nakita niyang nakaabang na sa kanya ang mga biyanan at laking tuwa niya rin nang makita ang panganay na anak na naroon. Umiiyak na lumapit si Maynard sa kanyang mga biyanan. Anak, anong nangyari? Tanong pa ni Aling Carmen kay Maynard. Wala na po si Kring Kring inay. Kinatay na siya ni Maria. Halos makatatlong ulit naman ng pagsa-sign of the cross si Aling Carmen noong marinig yun. Paano ba yun nagawa ni Maria? Hindi na siya si Maria, nay. Nilukuban na siya ng dilim. Isa na siyang aswang. Tahimik lang si Mang Ador. Pero halata ang matinding emosyon sa mga mata nito. Eh nasaan na siya ngayon? Tinangka ko siyang patayin itay dahil sa galit ko sa ginawa niya sa aming anak. Pero tumalon lang iyon sa bintana at naging pusa. Ay Diyos ko, Diyos ko! Patawarin siya ng Panginoon! Sambit pa ni Aling Carmen. Nang mahimasmasa na si Maynard,
ay sinamahan na siya ng mga biyanan sa kanilang bahay upang balikan ang natitirang bahagi ng katawan ng anak upang mabigyan ito ng maayos na libing. Halos masuka naman ang mag-asawa sa nakita sa kusina nila Maynard. Nagkalat ang dugo pati na rin ang laman loob ng kanilang apo. Kinabukasan ay mabilis na kumalat ang balita sa buong lugar na si Maria nga ay isa na nga talagang aswang. At ang palatandaan nito ay ang malaking hiwa sa mukha, kaya tinawag siyang Maria Labo, na ang ibig sabihin sa kanilang dialekto ay Mariang may taga. Pagkalipas lang ng ilang linggo ay kumalat na sa iba pang lugar hanggang sa malalayong probinsya ang balitang may gumagalang aswang na pinangalan ng Maria Labo. Kasabay ng pagkalat ng balita ay ang paglaganap din ng takot sa maraming tao. Ilang taon pa ang lumipas ay meron pa ring balibalita na may namataan silang babae sa kabukiran na may malaking hiwa ang mukha nito. At sa tuwing may nilalang na gumagambala sa mga kabayan ay ang konklusyon agad ng mga tao ay si Maria Labo iyon. Ayon pa sa mga kwento at sabi-sabi ng mga matatanda na mahaba daw ang buhay ng mga aswang. Dahil sa wala namang nakakita sa patay na katawan ni Maria o nakahuli dito, kaya pinapaniwalaan ng mga taong nakakaalam sa kwento na mapasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nabubuhay si Maria Labo at naghihintay lang ng pagkakataon para mabiktima ka. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay suportahan nyo pa ang ibang mga video na i-upload sa channel natin. Pati na rin po ang proyekto natin na School Supply Giving Project. Sana po ay suportahan nyo rin. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.